Hello. Natuturo ko sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo na akyatin mo ang asawa ko. Tama ba yung sinasabi niyo dyan sa ate ko na nababaliw na ako? Hindi ako ang nababaliw. Ikaw ang nababaliw sa pangarap mo na yumaman ka. Ang ginagamit mo yung hita mo. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong ma-ere sa aming programa nung nakaraan? Medyo okay naman kasi nabawasan yung sakit na nararamdaman ko at nakakahinga na rin ako ng konti dahil sa inyong programa. Ito po bang si Isabel at yung inyong asawa ay sa tingin nyo nag-uusap pa nung mga nakaraang araw? Mga siguro 2 weeks na parang naramdaman ko na hindi na. Kasi ang ano ko, pakiramdam ko pagka nag-uusap sila, laging galit sa akin yung asawa ko. Eh hindi ko makausap ng maayos. Pero ngayon parang ulit babalik na naman yung kanyang pag-ano sa akin, pagkakalinga. Maayos na naman ang kanyang pag-ano sa akin, pagkakausap, pagtrato. Ito pong si Isabel, nakakausap niyo pa siya bago ito? Hindi na. Simula yung napaalis sa bahay, hindi na rin. Mahirap paliwanag na hindi mo maintindihan paano nangyari. Kasi kung ako ang tatanungin, hindi din ako makapaniwala na magagawa niya yan sa akin. Dahil siya lang din ang inaasahan ko at siya rin ang nangako sa akin na siyang tutulong sa akin para mabantayan din yung asawa ko. Paano po kayo nagkakilala nung inyong mister? Nagtatrabaho po ako bilang isang sekretary sa Project 6 Quezon City. Supplier po sila ng mga electrical supply. Doon po kami nagkakilala. Kamusta po yung relasyon nyo dati? Eh maayos naman po, mabait siyang tao, maalaga. Lahat po ng gawaing bahay siya po yung gumagawa. Alaga ng mga anak ko, siya rin ang nag-aalaga. Mabuting ama po yun sa anak ko. Kailan po siya nagbago? Nagbago po siya since kay Marites Solis. Yung katiwala ko rin pong tindira. Kumbaga ma'am, dati pa lang itong si Sir ay meron na talagang kabit bago si Isabel. Bago po siya, meron po si Marites Solis. Paano po naka-apekto sa inyo itong pangyayari, lalong-lalo na sa mga anak nyo? Tao. Siyempre po. Sobra. Ginagawa ko lang po kasi ang lahat para sa anak ko. Tinitiis ko yung sakit na huwag malaman ng mga anak ko. Pero hindi ko na talaga kaya. Sa mga tita din niya na nagagalit sa akin, tanggap ko po lahat kung ano ang sabihin niyo sa akin. Pero wag naman sana idamay pati yung anak ko. Ito naman kay Christine, anong gusto niyo mangyari sa inyo? Eh pwede naman po siyang magbago. Huwag na sana niyang ulitin para mapatawad ko na siya ng tuluyan. Maghaharapin po namin kayo sa barangay para makapag-usap ng maayos. At itong si Sir ay tumanggi nga sa atin na dumalo dito. Pero we will make sure na hanggang dito na lang po yung relasyon nila at sisiguraduhin namin na hindi na mauulit yung sakit na nararamdaman mo sa ngayon. Okay po yun, ma'am? Sancho, sana magbago ka na, tingnan mo kung anong sakripisyo ko sa buhay mo, sa pagsasama natin. Isinasakripisyo ko hindi sa katawan mo, kung hindi alang-alang sa mga anak natin. Maawa ka na lang dyan sa special child natin. Tingnan mo yung anak mo, paano na lang kung mawala na ako? Sino ang mag-aalaga nun? Paano na lang kung gawin ng ibang tao din yan sa anak mo? Babae yung anak din natin. Sana naman matuto ka nang pigilan mo yung sarili mo. Huwag ka nang magpadala sa mga tukso. Huwag mo na rin yung ano, paano rin natin maayos yung problema natin kung hindi mo kakausapin ako. Kaya lang naman napilitan ako na lumapit. Talagang hindi ko na kaya. Alam mo yan. Ayoko rin mamatay ng dahil lang din sa inyo. May anak pa rin ako. Since nakita naman natin yung sitwasyon na ayaw marap ni Sir kung saan yung karelasyon ni Tin, siguro ang pinakamaganda natin gawin, so si Tin na yung bibigyan natin ng instruction na para maputol yung relasyong mali, ay kinakailangan siya na yung lumayo. At bibigyan natin siya ng warning, if ever,
na pagka siya ay bumalik pa at naulit pa yung problema nito, ay siya na yung mananagot at siya na yung maaaring gawa ng karampatang aksyon para sa hinaharap. So Tina, yun nga nabanggit natin nung nakaraan na you are willing to have a lie detector test, pero ano ba yung nangyari ngayon at ano yung decision mo para sa inyo ng tita at sa kay tito? Ngayon po kasi okay na po ako sa, okay na po ako yun sa amo ko ngayon. Okay, tapos po, simula po ng August 4, simula po ng hospital po ako, narealize ko po na sobrang gulo na po ng buhay ko. Sabi po nung mga kapatid ko, sabi po ng tita ko, nandiyan na po sila para sa akin. Inisip ko po kasi nung time na yun, wala na po akong malalapitan. Tapos po nito po, nalaman na po ng amo ko po ngayon. Tapos tanggap po nila ako, willing po sila ako. Pinaw, tapos po, napakabait po nila sa akin. Kala ko po kasi mula po nung malalaman po yung ito ko, wala na po tao tatanggap sa akin. Tsaka, but marami din pong gusto yung makausap sa akin, sinicheer up po ako. Nagkamali po ako dito. Nasi, umasa po ako sa mga pangako niya na pag nag-college daw po ako kahit at nung course din po kukunin ako, natulungan niya po ako. Alam ko po kasi hindi po kaya ako sa pagkataan ng papa ko. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Sa halip na ayusin mo yung ulo mo, ginagawa mo pa ng kung ano-anong istorya na para humaba. Anong gusto mo? Itutuloy natin? Humingi na po ng ano, pero yung sinasabi... Lagi pa rin kasi ang pinipilit mo yung gusto mo mangyari. Hindi mo kailangan turuan, matanda na yan. Magaling nga magpasikot-sikot, kailangan tuturuan pa. Yung nasa puso niya ang dapat gawin niya, hindi yung tuturuan ng ibang tao. Dahil ako lang din naman ang nasasaktan, niluloko nila ilang beses na nung una walang kasulatan, tapos ngayon ganun ang gagawin mo. Ano pang tingin mo sa akin? Tinitiis kita kasi wala kang magulang. Wala kang nanay, yung nanay mo mabait sa akin. Alam mo kung hindi lang yung nanay mo naging mabuti sa akin, matagal na kita pinakulong. Kaya lang pinapangako ko pa rin na hindi kita hahayaan sa ambisyon mo. Pipilitin mo pa rin yung gusto mo mangyari. Ikaw ang umatras sa lie detector, tapos ngayon na naman pipilitin mo pa rin yung sarili mo. Anong klaseng tao ka? Umatras po sa lie detector para matapos. Meron kang bali-baliwan pa na sinasabi doon sa hospital eh. Okay. Kung totoo yung pagsusuri mo galing sa puso mo na walang nagdidikta, paano kita paliliwan, paniniwalaan? Ilang beses mo na ginawa sa akin pagsusuri. Alam mo ba yung sorry? It means na realize mo na mali ka, hindi mo na gagawin uli. Yan ang meaning. Naintindihan mo ba ako? Naniniwala ko dahil dugo din kita. Gusto ko rin maramdaman nyo yung pagmamahal kasi kami di nakaramdam ng pagmamahal ng magulang. Pero never kami naging gago. Alam mo, Ten-Ten, 13 years old pa lang ako, wala na kaming nanay. Kinangarap ko yun magkaroon ng magmamahal sa akin, hindi yung gagamitin lang ang lakas ko. hindi ko na naramdaman yun. Alam mo ba yun? Yung bukal sa loob mo, titimbas. Huwag niyo akong gagamitin. Ikaw naman may kasalanan siya. Ikaw ay ilang taon ka na, may tatay ka pa! Tapos parang pinaikot niyo pa ako, nandiyan pa kayo na kunwari magkahuway ng sarili sa rekonyo. Tapos sasabihin niyo ba? Siguro nga, pinag-usapan niyo ngayon, nababaitan niyo ako pareho. Parang mabiktima niyo na naman ako, alam mo ba? Kung gusto mo kasi parang mapano yung buhay mo. Ba't hindi ka humarap na lang ng sarili mong buhay?
Hindi ko naiintindihan yung nararamdaman mo dahil hindi ko dinanas yun. Kami ng tatay mo. Kaya ayokong masasaktan yung tatay mo kasi sabi kami sa pagmamahal ng mga tao. Alam mo yung mga kalagayan namin noon, pinagbubuksing, pinagpupustahan. Yan yan ang walang magulang. Akala ko ikaw na magpupuno sa sakit ng mga nararamdaman ko na yung anak ko na layo sa akin, pinilit kong kalimu bawat ang tinis ko. Akala ko ikaw na lahat ang magsusukli dahil si pinasa mo ako, tita. Kakampi kita. Hindi pala. Kaya mong kitain kung anong meron nakikita mo sa akin. Eh, ba't ako nga? Nagbanat din naman ako ng ano. Inano ko ni tita mo, kukulong sa'yo. So, Tintin, kaya tayo nandito sa barangay para yun nga, bigyan ka ng pagkakataon ni tita mo. And at the same time, magpakumbaba ka and aminin mo yung mga dapat mong aminin na kasalanan. Kasi pag ikaw magmamatigas dito, ikaw na nga yung kabit. Naku, makukulong kayo. Diretso yan. Kaya nga binigyan ka ng chance ni tita para makausap ka niya eh. Okay naman po, mami. Po, nagkamali po ako. Tapos ngayon po, nagagalit po si tita. Natatakot po sa ako eh. Ang galing mo rin doon sa isang araw, in-add friend kita, ng friend request ako sa'yo. Tapos sinagot mo ako, yung pala pinag-usapan nyo na. Kunyari lang nag-aaway kayo, meron ditong mga conversation kayo, tapos isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo, pinaikot mo pa ako, tapos nagmamangmangan ka. Ang hirap kasi sa'yo, napakatalino mo sa mga kalukuhan eh. Gamitin mo naman yan sa kabutihan. Matalino ka, yayaman ka, maganda ka, aasenso ka. Hindi yung mga ninira ka ng pamilya. Honestly, hindi lang asawa ko pag wala ng pera ang kukuhang sisirain mo. Marami pang pamilya dahil magaling ka ako nga na tita mo. Ang kinalaban mo yung iba pa kayang pamilya. Dahil lang sa pera na bibili ka sa Shopee araw-araw, may pera ka araw-araw na dumadating, magbanag ka naman ng buto. Kaya nga po, nagitrabaho ko yung sarili ko para matulungan. Kaya bakit ganun ang pagsusuri mo? Gusto mo nang maayos. Hindi ko tanggap yun. Na lahat ng ano, ako pa rin ang ginagawa nyo ng masama. Naami ko dito, nagkamali ako. Simula alam ko mali. Pero pinasa ko pa rin. Huwag mong samahan ng iyak kasi. Ginusto mo yan. Hindi ko naiintindihan. Hindi na po talaga ako ulit. Hindi na po talaga ako kontak sa kanya. Pero? Tigilan niya na rin po sana yung pag-chat sa mga kaibigan ko. Kasi yung mga kaibigan ko po wala po. Sino yung nag-chat sa kaibigan mo? Ewan ko po, may binigay po sa akin si Meryl na screenshot. Tapos... Screenshot? Isa lang nung hinahanap kita, isa lang yung dyan ang ginamit ko. Inamin ko yung sinabi ko sa'yo, diba? May DB pa, may nabasa ko dyan. DB, ibig sabihin si DB kasama sa ano yun, yung DB na yun. Kasama. Kasi ang tulay nila si Christian eh. Christian Gambua, pinapaikot niyo pa ako? Umihi po ako ng tawad simula po nung na-realize ko po talaga na mali-mali po yung ginawa ko. Sorry po sa lahat, pati yung pamilya ko. Nagkakagulo po sila ng lahat sa akin. Ang dami na po na tao. Ang dami na po nag-away-away, pati po mga kapatid ko nasisisit na. Dito, sorry. Ayaw ko na nagagalit. Kaya mo pa ba yan magalit? Ayaw ko na nagagalit ka sa akin. Ayaw mo palang magagalit ako noon eh. Nalo ko pa eh. Oo po eh, pati. Noon sinabi ko na eh. Hindi niyo po ako guturin dati. Ano yung may papangako mo kay Tito? Hindi na po ako kontak. Kasi malamang hindi na po talaga ako kontak. Sa kahit ano po kulit na asawa, hindi po ako nalapit doon. Paano kami makakasigurado na ititigil mo na yung relationship mo dito kay Tito at wala na talaga kahit through phone? Imo-monitor ka namin. Apo, yung dito ko po tapos po yung amo ko ngayon sila po yung nagmo-monitor po sila. Huwag mong baliwalain yung kasi nasabi sa amin na tatlong beses ka na raw dito pinabarangay. So, pasalamat ka, binigyan ka ng chance ni tita mo. Pag-uulitin mo, si Sir Rafi mismo ang magpapakulong sa'yo. Hindi sa tinatakot kita, tutulungan namin tong sinanay na sampahan ka talaga ng kaso at hindi biro ang sa kulungan. So, mabibigyan nyo ba siya ng pagkakataon na magbago at yun nga, itigil na talaga nila yung relationship kay Chinese.
Kung patutunayan niya, siyempre tanggap ko yung kaya anak ko din naman siya eh. Pero kung gagamitin lang niya para kaawaan siya. So, mahirap akong maniwalan. At sila ay nagkasundo na lalayuan na ni Isabel ang asawa ni Sonia. At hindi na babalik ng Santa Barbara at hindi na rin makikipag-communicate sa asawa ni Sonia na si Si Jeng. At puputulin na ang lahat-lahat ng kaugnayan ni Isabel sa asawa ni Sonia. At pag ito ay nilabag nila, ang kaso ang ito ay isasampa na sa mas mataas na antas. At pag inulit pa ulit nila, ito ay pade-deport na si Si Cheng na Chinese national. At nangako si Isabel na hindi na uulitin ang lahat-lahat ng kanyang paglabag o kamalian. Oh my God! Malumalas yung pagsasama namin, hindi po niyo mo! Itinaan mo ang sarado mo sa puking mo! Alam niyo magkano kasakit! Nadidimonyo mo yung asawa ko! Hindi siya ganon! Ang pinapangako, tita, hindi na po talaga ako makontak. Wala, hindi niya na rin po makikita na nakikipagkausap pa sa kanya. Basta po lahat ng nagawa ko, pinagsisihan ko po yun. Sorry po talaga sa lahat. Sa lahat po, sorry na. Kay Christine po, bata ka pa naman, marami pang mangyayari sa buhay mo. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka na lang. Kasi yung pag-aaral mo para makatapos ma, makahanap ka ng magandang trabaho. Yun. Tsaka, pagka may naisip na hindi maganda, tumawag lang sa Panginoon. Kay Ma'am Sonia, salamat po dahil binigay niyo po na isang pagkakataon pa si Christine. Sir Rapi, maraming salamat po sa naitulong ninyo at nangako na rin yung pamangkin ko na hindi na siya uulit. Pinatawad ko na rin po naman siya. Sana po wag nang maulit. Maraming salamat din po sa tulong ninyo na hindi niyo po ako na kakalimutan pang dalawang ano ko na po ito lapit sa inyo. Salamat po. Sana marami pa po kayong matulungan.